happy afternoon! It's good vibes! Thursday! Magpapalit ako ng cover ng bed. So, ayan. Si Lucy nasa baba, naglalaro. And, nakapag-ayos ako ng mga damit. Kasi, yung nasa wardrobe namin sa baba is mga pang winter clothes. Pero, pa summer na kasi, so nagpapalit ako every season. Pinapalitan ko yung nasa baba kasi doon na kami nabibihes para hindi na kami aakit pa para kumuha ng clothes. So papalitan ko ng mga spring and summer clothes yung mga nasa baba. Inakit ko na yung mga pang winter nandito. Pero meron pa ako isang box doon. So ayan, pati yung kay Michael, pati yung kay Lucy. Para hindi na sila aakyat dito at magbibihis. And sasabay ko na din magpalit ng bedsheet habang good mood pa si Lucy. People, kumusta kayo? Dahil ako, may pinagkakaabalahan ako dito. Ano ba yan? Ibababa ko na naman siya. Nilagay ko na dito yung mga lalabhan kong cover ng bed. At itong kahon na to, itatapon ko na to kasi hindi na namin siya gagamitin. So, hindi ko pa pala napapakita sa inyo yung taas ng bahay namin after nag-renovate, no? Si Michael lang yung gumawa nito. Actually, ginawa niya to bago ako manganak. So, bago kami manganak. Ay, bago siya manganak. Hindi siya kasali, ako lang. So, bago ako nanganak, busy siya sa pag-aayos nito. Pero natapos siya actually bago lumabas si Lucy. Ngayon, yung problema is natapos nga niyang gawin to. Naglagay siya ng CR dito. Ito, may CR kami sa taas. Ayan. Pakita ko sa inyo. Madilim. So, ito, may CR. Tapos, gumawa siya ng office room. Which is eto. Tapos, ayan, na-install na niya yung laptop, yung bagong monitor, andyan na yan, printer lahat. Pero, magulo pa rin talaga siya. Hindi ko napapakita sa inyo. Eto, yung storage namin. Maliit lang siya. Pero okay, nakasya naman. Eto, mga empty storage boxes. Diyan ko lalagay yung mga ibang damit na hindi na namin ginagamit or yung mga ibang kortina na hindi na namin ginagamit. Ngayon, ang problema talaga is hindi pa talaga namin naayos yung room ni Lucy. Tignan nyo. So, ang kalat-kalat pa dyan. Ang dami pa namin mga things na hindi talaga dito ilalagay pero nandyan. Hindi pa talaga namin naayos. So, it's fine kasi si Lucy sa amin naman natutulog ngayon. Pero before mag 1 year si Lucy, ayusin na namin to. Ayan, nandyan yung bed ni Lucy, yung closet. May mga idadagdag pa kaming gamit dyan. At saka nag-order na rin kami ng curtains para sa kanya. So, ayun. Ito yung pagbabago. Yung mga paintings na naka-hang dyan dati, tinanggal muna namin at hanggang ngayon hindi pa namin siya nababalik. Hindi ko alam kung kailan ko siya maaayos, kung kailan ko siya magagawa kasi wala talaga akong time tulad ngayon. Siguro mga 30 minutes lang ako nag-ayos sa baba. Inakit ko lang dito yung mga damit na hindi muna namin gagamitin. Umiyak na si Lucy. Magluluto pa ako. So, paano ako makakapagluto? Pachi-pachi yung mga ginagawa ko. Yan ang buhay ng isang mommy! So, I am not complaining. Disclaimer, I am not complaining. Pero sinasabi ko lang sa inyo, I'm happy of what I'm doing. So,
That's it. Tignan niyo yung weather sa labas. It has been days. Ayan. Sobrang ganda ng araw. Siguro over 1 week na siyang ganyan. Na sobrang ganda ng weather. So, baba na ako at baka umiiyak na naman ang aking baby girl. Tara, baba na tayo. We were traveling mountains just to find the loudest seas. We said down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. So pinuha ko na si Lucy dyan dahil umiiyak na siya. Nandito na siya, tulala na siya. Papakainin ko na yan bago ako mag-start magluto at papatulugin ko. Mas madilim. No, madilim. Pero okay lang. Ang ating lulutuin for dinner is galunggong. Galunggong ba yan? Oo. Galunggong. Piprito ko to. Tapos mag-aadobo ko ng pechay. Kasi binigyan ako ni Cherry Ann ng pechay. Fresh from her farm bill. Sobrang fresh niya, di ba? Hindi ko pa siya hinuhugasan talaga. Nilagyan ko lang siya ng water sa ilalim. So, ayan. Nalalanta siya konti, pero sobrang minimal yung pagkalanta niya. Ilang araw na to, 4 days na to sa akin. Kaya hindi ko na paabuti ng 5 days, iluluto ko na siya ngayon. So, ayan. Papatulugin muna natin ng little girl na to. Hey! Sleepy na yan. Inis na naman siya. Sleepy na siya. So, papatulugin ko muna siya. So, napatulog ko na si Lucy. Magluluto na ako. Talagang bumubulong. Kasi kapag hindi pa mahimbing yung tulog niya talaga, yung pandinig niyan sobrang napaka-alert. Alam mo yung kahit ganyan, patay yung TV, walang kahit anong music siyang naririnig. Kapag may pumatak, may pumitik dyan sa malapit sa kanya, maririnig niya, gaganon siya. So ayun na nga, magluto na tayo habang tulog. Pag nagluluto ako, maliliit yung hiwa talaga ng bawang. Yung halos hindi mo na siya mararamdaman, pero meron talagang bawang. Ganun. Ayun nga, di ba napakita ko sa inyo yung taas ng bahay namin? So yun, ginawa yun ni Michael ng buntis ako. Siguro mga 7 months pregnant ako. Tapos, ayun, ang tagal niyang ginawa dahil siya nga lang mag-isa yung gumawa. So, tinulungan naman siya ng father-in-law ko mag-install ng flooring. At tinulungan din siya ng brother-in-law ko na, kasi electrician yung brother-in-law ko, tinulungan din siya mag-install ng mga wirings. Pero, the rest, siya talaga yung gumawa. So, ayun, sabihin ko lang sana, kapag expecting kayo, mahirap mag-renovate or magkaroon ng malaking project, like, yan, renovation or pag-aayos, lalo na kung gahol sa oras, kasi si Michael, nakita ko talaga yung stress niya. Yung stress niya na malapit na lumabas si Lucy, tapos
pagod siya sa work. Tapos pagdating niya galing work, kailangan pa niyang mag-ayos sa taas. Nakita ko talaga yun sa kanya. Kaya minsan nagtatalo na lang kami. Dahil nakikita ko na sa kanya, pagod na siya pero wala siyang magawa eh. Ako, hindi ko siya matulungan kasi ano maitutulong ko? Ang laki ng tiyan ko. Well, naitutulong ko maghakot ng mga gamit, ganyan. Yung tinulungan ko siyang magtapon ng mga basura, maglinis ng konti, nagbabakyum ako. Yun yung naitulong ko lang sa kanya. Pero ang bigat ng ano lang, ang bigat lang ng project na ginawa niya. Kasi almost yung kwarto lang namin at saka yung kwarto ni Lucy, yung hindi niya ginalaw. And the rest, halos ginalaw niya lahat. Mula baba hanggang sa bubong. So, yun. Ayun, don't be like us. Huwag kayong magagawa ng malaking project kapag ayun na, palabas na si baby. Kasi, alam niyo yun, yung stress, nagkakos siya ng init ulo, nagtatalo na, hanggang sa mag-aaway kayo. Ayun. Pero hindi naman kami talaga nag-aaway na bonggang-bonggang away. Yan, alam niyo lang, yung buntis pa ako. So, sobrang yung hormones ko umaandar din, di ba? Nakikisama yung hormones. So, yun. Kaya, don't be like us. Ayun na, nasa na nga ako. Ay, inon ko na, hindi pa ako naghihiwa na ito. So, wala talaga tayong sahog sa ating adobong pechay. Pechay lang, bawang at saka sibuyas. At saka, i-aadobo ko lang siya. Yun lang. Inisip ko kasi lalagyan ko siya ng pork. Kaya lang, kung lalagyan ko siya ng pork, magde-defrost pa ako. So, wag na. Matatagalan tayo. Ay, nagmamadali nga ako. No, no need. Next time na lang. Crunchy ng ano? Che, ang crunchy ng pechay. Ito talaga yung fresh. As in, nung pumunta kami sa kanila 4 days ago, binunot lang namin to sa garden niya. And, ayun. Yun na. Nakakamiss lang. Dati kasi, alam nyo, nung bata pa ako, lagi kaming may garden. Nanay ko. Ako, or ang nanay ko. Kaya nagtatanim talaga kami ng pangbenta na ano, na pechay. So, pechay, okra, sili, tapos, ano nga to? Eggplant, talong. Taron sa amin, sa Waray, taron. Ayan. Yun, tinatanim namin yun. Tapos, pag nag-harvest, binibenta. Nanay ko naggaganon dati. Kasi, lalo na nung nag-aaral ako nung college, nag-garden siya para may pang ano, pang baon ako. Kakatuwa lang. Ayan, igigisa ko na siya. Olive oil ang ginagamit ko pag nagluluto. Kapag magigisa-gisa. Nakalimutan ko, marami ba din pala akong spinach galing din kay Che. So, lalagyan ko din pala siya ng spinach kasi baka masira lang. Hindi ko siya i-freezer. Marami pa rin akong natira sa ano, sa ref. Ayan o, hinugasan ko na. Napaka-fresh niyan. Green tayo ngayon. Green.
excited ako. Kasi diba, ang spinach kasi ang bilis niya maglanta, malata at maluto. So, ayan. Kasi, mas lalo pa siya maluluto pag dinakpan ko. Titikman lang natin. Kailangan ng maraming flavor. Kahit labsa nga lang eh. Ano mo labsa? Labsa. Kahit pakuluan lang siya, di ba? Pwede nang kainin. Huwag ko na nga kaya takpan. Ganun mag-prito ko ng isda, kaya tatakpan ko siya. Eventually. Hi, people! Mission failed. Hindi pa ako tapos mag-prito. Gising na siya. Gising na siya! Gising na siya! Uy, bakit gising ka na? Uy, laki ng mata. Sige, hello, hello. Say hi, people! Hi, people! Gising na po ako! Hindi ko pinatapos si Mama magluto! Nagpaprito na ako ngayon. Pauwi na si Papa niya. Ba, bam, bap, ba, dap, bap, ba, da, dap. Mama! Mam, umiyak siya kaya kinuha ko muna. Pero ibabalik ko din siya, baka mapasok kasi ito. Umuputok-putok yung mantika eh. Gustong-gusto niya sa labas minyan eh. Uy, there's bird, Baba po! There's bird! Nakatingin siya sa labas kasi yung mga dahon ng puno gumagalaw. Uy, gusto mo lumabas? Tara, labas tayo mamaya pagkatapos magluto ni Mama! Okay? Bye-bye muna! 2 hours later. Say good night, everyone. Good night. Good night. Hey. Good night. Good night. Good night. Tick 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 tick. Sleep na daw siya po. Good night, everyone. Sleep na siya. It's bedtime. Lucy's bedtime na. It's 8:30. Pinapatulog ko na siya kapag 9. So, ayun. Dire-diretso na yan. Mas siya matulog hanggang umaga. Usually, ha. Unusual na sa kanya kapag gumising siya ng middle of the night na siya lang. Pero, one time ko lang siya pinapakain hanggang umaga. Either 3 or 4. So, ayun. Good night na. Patulugin ko na to kasi maliligo pa ako.